Sa kabila po ng kinakaharap na mga akusasyon, lumutang po sa publiko si suspended Bucor Chief Gerald Bantag para pabulaanan ang alegasyong siya ang mastermind sa pagpapapatay nga kay Percy Lapid. Ayon kay Bantag, idinidiin lamang daw siya ni DOJ Secretary Boying Remulla bilang mastermind sa kaso para pabanguhin umano ang pangalan ng kalihim. Dahil balak daw tumakbo ng kalihim sa mas mataas na posisyon sa 2025 midterm elections. Dagdag pa ni Bantag, makakasabot daw sina Remulla at Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang na pareho siyang gustong siraan lang umano. Pinabulaanan din po ni Bantag ang mga alegasyong may kinalaman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso. Bagamat walang ebidensya, itinuro ni Bantag ang isang bilanggo na nagangalang Herman Agoho na konektado raw sa pagpapapatay kay Lapid. Ito raw talaga ang may galit sa broadcaster at tauhan nito ang nasawing middleman na si Jun Villamor. Yan ako nagalit kanina eh. Nagpapahinga na si Pangulong Digong. Kasi yun ang pinupuntirya nila eh, di ba? Ilan bang mastermind ang sinasabi nga? Dalawa ng mastermind, mayroon pa palang mas mataas na mastermind. Ang daming mastermind ah. Pwede palang ganun? Samantala, hindi po naman nakapagkomento si Remulla sa mga ibinibintang nitong si Bantag noong Biyernes dahil nga sa ito'y may biyahe po naman papunta sa Geneva, Switzerland para dumalo sa meeting ng UN Human Rights Council. Pero ayon sa DOJ, sapat ang mga ebidensya ng pulisya at NBI para sampahan si Bantag ng double murder case. Habang si Katapang naman, itinangging sangkot siya sa planong patalsikin si Bantag. Desperado. Ayokong manira ng kapwa eh. Oh, hindi ko sabi ko nga kung wala ka naman masasabing maganda sa isang tao, tumahimik ka na lang. Oh. Wala naman akong personal na away kay Bantag eh. Yeah. Ako naman, nagtatrabaho lang ako. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.